Nag-sorry nga ba ang Pilipinas o hindi? Yan ang tanong ngayon matapos ang pagkupulong kahapon ng mga opisyal ng Pilipinas at Hong Kong hinggil sa Manila bus hostage crisis. Pero ayon kay Secretary Jose Rene Almendras, ang mas mahalaga nakita raw ng gobyerno ng Hong Kong ang sinseridad ng ating bansa na maplansya ang gusot. Live mula sa Hong Kong, may report si JP Soriano. JP? Ruth, gabi na nga dito sa Hong Kong ngayon at malamig na ang panahon. Pero Ruth, mainit pa rin ang usap-usapan dito ng mga residente ng Hong Kong kaugnay ng... Ang halos apat na taong maalat na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Hong Kong nagtapos sa loob lamang ng mahigit 30 minuto na pagbupulong kahapon. Sa unang larawan, magkakasama sina Cabinet Secretary Jose Rene Almendras, Manila Mayor Joseph Estrada at ilang opisyal ng Hong Kong. Sa ikalawa naman, makikitang nakikipagkamay si Almendras kay Hong Kong Chief Executive Chun Yin-Lyung. Kasama rin sa meeting ang ilang kaanak na mga biktima ng Manila bus hostage taking noong 2010. Sa panayam kay Estrada, sinabi niyang silang dalawa ni Almendras ang humingi ng tawad sa gobyerno ng Hong Kong. The national government to Secretary Almendras apologize, and the local government through the mayor, me, myself, apologize. So the national and local government apologize. So that's why this was accepted. Pero paglilinaw mismo ni Almendras, did I apologize for President Aquino? I did not say anything to that effect, but I expressed certain emotions and certain things relative to that. But it was not an outright, I have no authority to say I am sorry in behalf of the Republic of the Philippines, but we made sure that we addressed the issues. Kahapon nga, hindi pinalusot ng Hong Kong media si Almendras tungkol dito. Does it mean that you refuse to use the word apology, but only use the word sorry? I would rather not say refuse to, but we found a better way of saying something which is more acceptable in the realm of international Batay sa joint statement na inilabas ng Pilipinas at Hong Kong, nagsisisi ang Pilipinas sa nangyaring hostage taking sa Maynila na ikinamatay ng 8 turista mula Hong Kong. Pero ang mga katagang most sorrowful regret, hindi raw nangangahulugan ng apology o ng paghingi ng paumanhin. Bagay na unang hiniling ng Hong Kong kay Pangulong Noynoy Aquino. Giit naman ni Almendras, mas mahalaga raw na naiparating niya sa Hong Kong ang sinseridad ng ating gobyerno. Na-satisfy po namin yung mga hinihingi ng pamilya. Yun ang pinaka-importante sa akin. Sa katunayan, personal na kinausap ni Almendras ang ilang kaanak ng biktima ng hostage taking, kabilang ng kapatid ng tourist guide na si Masat Se na namatay sa madugong insidente. You can imagine the emotion, the difficulty na eto na nga siya, pinopromote niyo yung bansa natin, tapos eto pang nangyari sa kanya. Kalakip ng mensahe ng ating gobyerno ay ang mga pangako ng kaunting danyos para sa mga naulila na mga biktima ng Manila hostage taking at ang paniniguradong hindi na mauulit ang madugong hostage taking sa Pilipinas. Isa ang Hong Kong sa mga pangunahing destinasyon ng mga Pilipino dito sa Asia. Dito rin nakatrabaho ang mahigit 136,000 OFWs na karamihan ay mga domestic helper. Lahat sila ay umaasang matuldukan na ang problemang idinulot ng Manila bus hostage crisis upang sila ay mapayapang makapagtrabaho. Sa pagbawi ng Hong Kong sa mga sanctions na ipinataw nito sa Pilipinas, inaasahan ng muling pag-usbong ng magandang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang ilang Hong Kong nationals nga napapaisip na sa pagbisita sa ating bansa ngayong inalis na ng Hong Kong government ang Black Travel Alert sa Pilipinas. It's now okay for you to go to the Philippines to travel, to have a holiday. It's okay. Yes, yes. Beautiful country. Provided that they have apology, I think it's okay. At Ruth, nandito nga tayo ngayon sa labas at ng Hong Kong at gabi na at malamig ang panahon pero mainit-init pa nga yung usapan kaugnay doon sa naging desisyon ng Hong Kong government na tanggalin na lahat ng sanctions sa Pilipinas at sa ngayon ay umaasa ang Hong Kong at Pilipinas na kumbaga tuloy-tuloy na ito at magiging smooth na ang kanilang relationship. Ruth? Maraming salamat, JP Soriano.